Sino si Thinking Buddy? Sino ito at bakit napabilang ngayon sa pamilya ka-business? Saan nga ba ito nagsimula? Ano nga ba ang kanyang background? Ano nga ba ang kanyang kakayahan? Mula nang ipinakilala siya ni ka-business, ang iba ay nagtaas ng kilay. May ilan na nagduda sa kanyang kakayahan. Pero ang tanong, ano nga ba ang magagawa ng isang thinking buddy para sa ka-business? Ito po ang tutumbukin ng ating reaction video sa araw na ito. Pero kung baguhan ka lang sa aking channel, mangyari lamang hilingin kong pindutin ang subscribe button at bell button para maging updated ka sa ating susunod na mga reaction. At kung hindi ka pa konektado sa ka-business official at kay Papa Dins, mangyari lamang, pindutin na natin upang sa ganon ay masubaybayan nyo ang kwento kung saan kasama na ngayon sa kapamilya itong si Thinking Buddy. So yung mga ka-business sa makikisuyo po, pakisuportahan natin si Taong Gala. No? Yan, Taong Gala po. Yan po ay reactor ng ka-business official at Papa Dins TV. Nagpaalam po yan mga ka-business, ayun na, pakisuportahan po natin siya. Taong Gala. Opo. Salamat po na marami. God bless po. Si Thinking Buddy ay isang video creator na kung saan ay may channel na mayroong subscriber na umaabot sa 42.2 subscribers. Kabilang sa kanyang mga vlog ay charity mission. Makikita natin sa kanyang mga video, sila ay mayroong mabuting relasyon at pagkakaibigan ni Japper Sniper. Ito pong makikita natin dito o patunay itong bidyong ito na bumabiyahe siya sa Bukana. Halos ang content niya doon ay kabuwang ay si Japper Sniper dahil magkaibigan po sila ni Japper. Ito na nga po mga kaibigan, ng pinakilala po ni ka-business itong si Thinking Buddy ay marami po ang ilang nagtaas ng kilay, nagduda sa kakayahan ni Thinking Buddy. Ano ka ba ang magagawa ng isang Thinking Buddy para sa ka-business family? Lalo na't inanunsyo nito ni ka-business na ang mahalagang gampanin ni Thinking Buddy, siya ang hahawak sa mga video ni ka-business bilang video editor. Hindi naman natin pinagdududahan o minamaliit ang kakayahan ni Busdib dahil magaling po si Busdib sa pag-e-edit. Kaya nga lang, tulad nga ng sinabi, si Busdib ngayon ay nag-aaral. Kung kaya't kailangang humanap ni ka-business ng isang video editor. At sa ganitong pagkakataon, ang ganitong trabaho mga kapatid, kailangan ang ilagay mo dyan ay isang trusty, isang mapagkakatiwalaang tao. Ang isang malaking katanungan dito, ano nga ba ang maitutulong ni Thinking Buddy sa ka-business family? Ako para sa akin, dahil kilala ko si Thinking Buddy at kaibigan ko rin, naniniwala ko na may malaking ambag siya para kay ka-business. Alam niyo po mga kaibigan, tulad yun ang sinasabi ko, hindi ko minamaliit ang kakayahan ni Busdib. Pero ang isang video editor, malaki po ang factor kung ito po ay kasama mismo sa pagbibideo. Ibig sabihin, kung may mga mission si ka-business at nakakasama o makakasama itong si Thinking Buddy, malaking factor po itong mga kaibigan, sapagkat along the way, habang kinukuha po ng video, mababasa niya agad ang script. Ibig sabihin, yung sinatawag na sequence of videos, yung pagkasunod-sunod. Tandaan po natin, sa paggawa ng video, meron po siyang tinatawag na main video. Ito po yung kabuuhang video na kinaber mula po sa isang kwento. Meron po yung tinatawag na overlay. Ang overlay po naman, ito po ay mula sa isang kamerang kinuha na ipapatong mo doon po sa main video para mas lalong na ipapahayag kung ano po ang tinutukoy sa daloy ng kwento ng isang video. Pero ang isa sa pinakamahalagang video, component ng video, ako sinasabi ko ito bilang vlogger, ano po, ay ang tinatawag na transition. Ang transition naman po mga kaibigan, ito po yung pagdadala ng audience mo mula sa isang setting ng video patungo sa kasunod na setting, kung paano mo sila dadalhin. Or else, kung hindi sila madadala doon, hindi sila magkakaroon ng excitement or hindi sila magkakaroon ng interest, ito po yung pinuputol na nila yung video, hindi na pinanunood.
Mahalaga po rito ang kagalingan ng isang video creator. Una po, sinasabi ko na hindi po magaling po din si Boss Dave, ano po. Pero mas magiging advantage kung nandoon mismo sa setting or kasama si Buddy doon sa pagbibideo, sapagkat doon mismo ay pwede siyang makagawa ng video sa transition. Oo, para sa transition nitong proyekto nito. Kung atin pong mapansin, ito pong magbisita ni Kabusiness sa bahay ni Buddy, may nakita na po akong takbo at daloy ng transition doon. Yung pong dumating sila na maulan, na binibidyohan po yung kalsada, ang kumukuha po noon si Buddy. Isa po yun sa pamamaraan na, kumbaga, bago ipakita yung setting na nandoon na sila sa bahay, ay binidyohan muna yung kapaligiran. Ang tawag po doon ay transition. Sa pagpapaganda po ng video, mainam po na talagang kasama mo ang iyong video editor. Minsan, gumaganap din siyang videographer para mas mabilis maisalpak yung kwento. Nang sa ganun, ay nagkakaroon ng masigit pang magandang kulay yung kwento na hindi binabawasan o hindi dinadagdagan yung pong daloy ng istorya. Isa po yan sa pinakamalaki. Kaya po ako, naniniwala po ako na malaki po ang ambag ni Thinking Buddy para po kay Kabusiness. Pangalawa, ito pong si Thinking Buddy, mga kaibigan, ay meron din po siyang mga tutorial na itinuturo. So, pagdating po sa mga problema, o kung magkakaroon man ng problema si Kabusiness about sa kanyang mga account or ano pa man, katulad nyo kung itong matatandon, di ho ba ay nahack po yung account ni Kabusiness? No. Magaling po si Buddy dyan. Kayang-kaya po ni Buddy gawin yan mismo. Oo. Isa po yan sa natatanging kakayahan at proven and tested na po yan na mayroon na po silang mga taong natulungan yan. So, nagpapasalamat ako na bilang isang kaibigan ay nakita ko si Thinking Buddy kasama o magiging kasama sa Kabusiness Family. Sabi ko nga, small world eh. Magkaibigan kami, nagkasama kami sa isang grupo, sa isang pagbablog, then nagkahiwalay kami, then all of a sudden, this time, nandito naman kami uli sa Kabusiness Family. Siya bilang video editor, ako naman bilang reactor. Hindi ho ba isa ho sa maganda? Kaya po para sa lahat mga kaibigan, sinasabi ko po sa inyo, malaki po ang matitutulong ni Thinking Buddy para po sa Kabusiness Family. Una, doon po sa mga ideas na pwede niyang isuggest pa rin. Kung ito po ay theory ko lang kasi hindi ko naman alam kung ano po yung napag-usapan, ano po nila ni Kabusiness. Basta sinabi lang video editor. Pero pagdating sa ganyan, kung halimbawa si Thinking Buddy ay kasama doon sa pagsushoot, napakaganda pong pagkakataon niyan para mas lalo pang ma-enhance yung video ni Kabusiness. So this time, na nakatutok na po ang ating video editor at kung makakasama siya mismo sa settings, naniniwala tayo na magkakaroon ng mas magandang production ang Kabusiness official in terms of video. Sabi nga ng ilan, meron pong nagsabi na, bakit nagdagdag pa? Bakit kailangan pang kumuha? Una po mga kaibigan, katulad nga ng sinasabi natin, nagkakaproblema si Kabusiness sa number of uploads videos. Ito po yung ginawa natin, no? Balikan lang natin yung aking paliwanag noon. It is because busy si Boss Dave. So, kailangan talaga kumuha siya ng video editor. Ano ninyo mga kaibigan? Lahat po ng vlogger na magagaling ay mayroon pong mga video editor. Si King Lux, video editor at videographer po niya. Isa lang po yun, kasama po niya. Mismo sa pagsushoot ng video. Napakaganda pong idea ito ni Mr. Kabusiness. Para po naman sa akin, mainam din na si Thinking Buddy ang nakuha dahil mayroon siyang experience doon po sa paggawa ng video. So, tingnan po natin sa mga nagtataas ng ilay, sa mga nagtatanong, tingnan po natin. Isa pa po pala punto mga kaibigan na gusto kong sabihin sa inyo, ano po, bilang vlogger ako, experience ko bilang vlogger, napakahirap po talagang mag-vlog na ikaw pa yung magbablog at ikaw pa yung kukuha ng video. Mahirap po yun. Dapat ho, ikaw bilang host, ikaw ang nagbablog, pero mayroon ka talagang, kumbaga, videographer, yung nagbibidyo sa'yo. Kasi maganda po yun, na marunong kumuha ng angulo.
Doon po yan na tatakbo na mas lalong gaganda po yung video. And kung sakali, ano, hindi ko alam kung kasama siya sa mga misyon. Pero kung sakali lang, ipagpalagay natin na magkakaroon na ng trabaho o papasok na sa, mag-umpisa na si Buddy, si Thinking Buddy, at kasama siya sa misyon. Well, masasabi kong maganda kasi siya mismo ay pwedeng tumayo as videographer and video at the same time video editor. Kasi binabase ko yun sa aking experience eh. Kung may kasama akong video editor, videographer, mga kapatid, napapaganda ang aking video. Kaya nga lang, kung may kasama akong videographer, binibigyan ko rin siya ng instruction kung paano yakunan yung video, since ako naman po ang nag-i-edit ng aking video. So nasusundan po natin ng idea, ano, kung ang isang video editor ay kasama mismo sa field at magkakaroon din siya ng pagkakataon na kumuha ng mga video, mapapadali niya magawa yung video and at the same time, mas lalong may magandang resulta. Okay? Pero again, liwanagin natin ha, baka mamaya maintriga tayo at sabihin na minamaliit natin ang kakayahan ni Boss Dave. Hindi po. Napakagaling po na editor ni Boss Dave. Kanya nga lang po mga kaibigan, sabi ka ako nga, paulit-ulit na sinabi ko at ipapaintindi natin sa inyo, napakaganda po kung ang isang video editor ay nakakasama po mismo sa seating at doon po sa pagsushoot. Dahil doon pa lang, mailagawa niya yung tinatawag na sequence of videos, ang pagkasunod-sunod ng mga video. So mga kaibigan, gumawa lang po tayo ng konting reaction video dito, no? Una, si Thinking Buddy ay meron po siyang channel, 42,200 followers. So hindi po matatawaran ang kanyang kakayahan pagdating po sa paggawa ng video, dahil una, isa po siyang magaling na vlogger. Kasama po siya ni Japper Sniper at pinagkakatiwalaan. Huwag po natin tingnan sa katawan, kundi tingnan natin sa galing at abilidad. Sabi pa nga, do not judge the book by its cover. Ako po si Taong Galang, mga kaibigan, and please do connect, follow Kabusiness Official Papa Dins, and of course Taong Galang. And sa iyo, Thinking Buddy, welcome to the family.